Hello guys! Welcome uli sa Noah's Garage. Ito yung pinakahuli ating video para sa 2023. So, papakita ko sa inyo o papaliwanag ko sa inyo yung paraan ko ng paglilinis ng ating engine bay. So, ano ba yung mga dapat nyong iwasan? So, marami na rin ako mga video tungkol sa engine detailing tsaka washing. No? Lalagay ko lahat yan sa ating description. Pero ano nga ba yung mga dapat nyong iwasan sa pag-engine wash para mapanatilin yung maganda, maayos, at hindi masira ang inyong engine kapag nagka-car wash kayo o nag-engine wash kayo ng sasakyan. Okay, so nandito ngayon tayo sa ating Hyundai Custom. No? Ito yung engine bay ng ating Hyundai Custom. So, ang mga tip na bibigay ko sa inyo ay para lang sa mga combustion engines, no? Diesel, tsaka gasoline engines. So, ang sa inyo, hybrid o electric car ang sa inyo. So, di ba yung pagkaka-configure ng engine bay ninyo? So, karamihan naman ng mga sasakyan sa road natin dito sa Pilipinas, combustion engine, no? So, particularly dito sa Custom tsaka sa Mitsubishi Expander natin, ang ating engine ay gasoline engine, ano? So, di tulad ng interior ng loob ng sasakyan tsaka ng exterior, no? Na pinanatiling nating malinis kasi yun yung nakikita ng ating mata. Kasi kailangan talagang malinis, no? Yung ating exterior tsaka yung interior. Pag pinabayaan natin yung interior natin madumi, mababantot yan, baka langgamin pang at ipisin. Kaya malinis din yung ating interior. Pero ang isang part sa ating sasakyan na talagang hantad sa labas ay ang ating engine. Okay? So, itong engine bay na ito, palaging merong mga dust ang ating engine bay. Talagang maalikabok yan, kahit na punasan nyo yan ngayon, bukas maalikabok na ulit, no? So, di naiwasan niya yung mga tubig from rain, yung mga putik, pero hindi rin natin maiwasan na talagang dumumi ng husto ang ating engine bay. Lalo na yung mga dust particles, tsaka yung natawag nating oil, yung mga grime, no? Hindi natin maiwasan yun. Lalo na kung matanda na ang inyong sasakyan, luma na ang inyong sasakyan, makikita nyo marami na mga oil sa inyong engine. So, yun, medyo mahirap na linisin yun. Pero ano ba yung dapat nyong linisin o dapat nyong tandaan kapag mag-engine wash kayo? Okay, unang-una, hindi masamang mag-engine wash. Dapat lang alam nyo yung tamang procedure. So, yung procedure na sasabihin ko sa inyo ay aking sariling paraan. Hindi ako mekaniko, guys. Pero based on experience, marami na rin akong natutuhan sa pag-DIY ng sasakyan. So, ito yung mga i-share ko sa inyo. Unang-una, huwag kayong mag-engine wash ng mainit ang inyong makina. So, kadalasan, dinadala natin ito sa mga gasolinahan para engine wash, underwash, etc. Kapag ka nag-engine wash kayo sa kasa, sa gasolinahan, sa mga auto shop, chances are mainit yung makina kasi kagagaling nyo lang sa pagdadrive. Pangit yun, di maganda yun. Kasi pagka nagpa-engine wash kayo, binasa yung buong engine bay ninyo na mainit yung makina, masama yun sa inyong makina, masama sa radiator nyo yun. Isipin nyo na lang, mainit yung radiator nyo, mainit yung exhaust manifold nyo, mainit yung intake manifold ninyo, tapos babasain ninyo. Magkakaroon ng issue ang inyong sasakyan. Kalaunan. Hindi agad-agad, kalaunan. Okay? So, mas maganda, kayo na lang ang mag-engine wash ng inyong sasakyan na sigurado na cold yung inyong engine, hindi mainit. Okay? Kasi pagka mainit ang engine ninyo, baka mag-contract yung mga hoses, madaling mag-crack, yung mga plastic parts, madaling mag-crack, tsaka yung mga electronics niya. Isa pang mga sira, kapag inugasan ninyo, winash ninyo yung engine bay ninyo na mainit ang makina, masisira yung mga sensors niyan. Lalong-lalo na yung oxygen sensor. So, iwasan ninyo na hugasan ng inyong engine bay na mainit. No? So, palamigin nyo muna yung engine niyo. Sit nyo muna ng mga 30 minutes to 1 hour bago nyo clean yung inyong engine bay. Okay? Itong ikalawa, kailangan ninyong pag-isipan kung ano-ano yung mga dapat nyong iwasang basain. So, unang-una yung air intake ninyo. Nandito yan sa Hyundai Custom. So, iba't iba ang position ng mga air intake ninyo. Merong mga cleaners na nandito. May opening dito yung Montero. Yung sa engine wash video natin, di ba, tinakpan natin yun ng basahan. Mas maganda yun para hindi papasukin ng tubig yung air filter ninyo, air filter box. So, yun. Tatakpan nyo yun para hindi pasukin ng tubig ang inyong intake valve. So, isa pa na dapat nyo takpan na ang inyong alternator. Okay, so maraming debate dyan. Sabi nila, okay lang basahin ang alternator.
Totoo yun, binabasa ko rin yung alternator ko paminsan-minsan, pero natuto na ako, ayoko na siyang basain kasi baka nga siya masira. Again, hindi masisira ang alternator nyo ng isang gawaan lang, ng isang basaan lang. Over time na ginagawa nyo yan, pag nag-engine wash kayo at lagi nyo binabasa yung alternator ninyo, over time, masisira yan. Tandaan nyo guys, electronic pa rin yan. Electrical component pa rin yan ng inyong sasakyan. At kapag nasira ang alternator ninyo, aba, malaking pera yan, malaking gastos yan, hindi mag-i-start ang inyong sasakyan. So, kailangan takpan ninyo. Gamit kayo ng mga plastic bag, kahit plastic bag lang, singit nyo dito para hindi mabasa yung inyong alternator. Yung air filter ninyo, lagyan nyo ng sapin o ng takip. Diba? Tapos, yung inyong battery, as much as possible, pwede naman basahin yung battery, pero as much as possible, kapag nagka-engine wash ako, hindi ako tinatanggal ko yung battery. No? So, mas maganda rin ano, habit yun, kapag nag-engine wash kayo, kung gusto nyo basahin yung inyong engine bay, tanggalin nyo inyong battery. So, walang boltahe na dito sa inyong engine bay. So, okay lang na basahin. Okay, pangatlo guys, huwag na huwag kayong gagamit ng pressurized water dito sa inyong engine bay. Nakita nyo sa mga previous videos ko guys na gumagamit lang ako, naka-hose lang ako. So, hindi ako gumagamit ng pressurized water dito sa aking engine bay pag naglilinis ako. Bakit? Bakit ba masama na gumamit kayo ng pressurized water? Kasi unang-una, yung mga connection ng inyong mga electricals, mga wire connectors ninyo, hindi yan waterproof. Yan ay water resistant lang, no? So, nire-resist niya lang yung water. Pero pagka pin-resurize water nyo ang inyong mga electrical connectors, sisiksik yung mga tubig dyan sa loob. At masisira yan, ano? Masisira yung mga electrical system ninyo. Ganun din, yung mga ignition coil ninyo. Yung mga ignition coil ninyo, hindi rin yan waterproof. Ano rin yan? Water resistant lang yan. Kaya makita nyo yung housing yan, yung mga lumang mga sasakyan na madalas magpa engine wash, corroded na yung loob. So nahihirapan ng mag-create ng spark. Ang nangyayari, misfire. Hindi nag-start yung engine. Kaya mas maganda, huwag kayong gagamit ng mga pressurized water sa inyong engine bay kapag ka naglilinis kayo. Ang mas maganda niyan, ano lang, yung hose lang gamitin nyo na panglinis. Kapag ka gusto nyo basahin yung engine bay ninyo, pwede naman, pero huwag nyo gamitin ng pressurized water. So, kapag ka nakasit na yung mga water dyan, syempre, kailangan nyo tuyuin yan kapag ka ginamitan nyo ng tubig. So, kailangan nyo punasan, yung mga hard to reach areas na mahirap punasan, gamitan nyo ng blower, no? O compressed air. Okay? Para talagang sigurado na walang naka-sit na tubig dun sa mga singit-singit, mga wire connectors kasi over time, makakapasok yan sa loob at masisira yung inyong electrical system at ganun din yung inyong ignition coil. Okay? Pangapat na tip guys, huwag kayong gagamit ng brake cleaner kapag ka nag-engine bay wash kayo. So, maganda yung brake cleaner kapag pangtanggal ng oil, mga grime. Talagang okay yan. Lalo na pagka luma na yung sasakyan ninyo, yung engine bay ninyo, ang daming mga oil, no? Yung brake cleaner kasi yan, talagang magaling magtanggal ng, ano, ng oil. Maganda naman yun, pero kung gamit kayo ng brake cleaner, siguraduhin ninyo na hindi yun tatama sa mga plastic parts tsaka sa mga rubber parts ng inyong engine bay. Kasi magiging brittle yan. No? Masisira agad yung mga parts na yan. Okay, so anong dapat ninyong gamitin? Gamit lang kayo ng ano, ng degreaser. Okay na yun, matatanggal na rin yung mga oil na yan. Okay, ako, lagi akong gumagamit ng mga degreaser sa pag-DIY natin, di lang sa makina. Sa lahat, kapag nagkaroon ka ng oil sa inyong katawan, talagang effective naman talaga yung degreaser. So, degreaser na lang gamitin ninyo para safe sa inyong engine bay. Alright guys, so yan yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa paglilinis ng engine bay. So okay, so kung maselan kayo, okay lang naman na punas-punas lang ang gawin ninyo sa inyong engine bay. Okay, yung mga ibang mekaniko nga hindi nire-recommend na basain talaga yung engine bay. So kung gusto ninyo na malinis lang tignan, punas-punas lang. Kung ano lang yung kaya nyong i-reach, punasan nyo lang. That is okay. Yun na kailangan basahin talaga yung engine bay ninyo. Hindi naman pang car show yung
inyong sasakyan, hindi ba? Kung hindi pang car show yan, hindi na kailangan sobrang i-detail yan. Gagastos pa kayo na libo-libo para lang sa paglilinis ng engine bay ninyo. Kaya, punasan nyo lang. Ayos na yan. Okay guys, so yun lang yung mga tips na gusto kong i-share sa inyo. So alam ko, meron din kayong mga paraan kung paano nyo nililinis ang inyong engine bay. I-share nyo naman sa ating comment section sa baba. Maraming salamat sa panonood guys. Sa ulitin.